Patapos na ako sa pagkain sa dalawang swang na napatay ko nang maulingan ko si Ara sa lupa. Tila ako naging bato saglit. Nanlabo ang paningin sa luhang hindi ko napigilang bumalong. Mabilis niya akong natuntun. Humarap ang mga paang walang sapin sa direksyong kinaroroonan ko. Tila ba nag-imbestiga saglit? Rinig ko pa ang pagbuntong hininga niya ng malalim bago tumalikod at naupo sa gutter. Hinihintay akong matapos. Ang lakas na naramdaman ko kanina ay tila naglaho. Ang tapang kong taglay na akala ko ay hindi na mawawala mula nang maging kudayon ay hindi ko na makapa. Akala ko pag nagpalit na ako ng katauhan, hindi na ako magiging mahina. Akala ko lang pala. Umupo ako sa gutter at tumabi kay Ara. Hindi siya nagtaas ng tingin. Hinintay ako magsalita, magsumbong. Bahagyang nilingan niya ang mukha, ngunit hindi tuwirang tumingin sa akin. Tila ba iyon isang paanyaya upang isandig ko ang sarili sa kanya na aking ginawa? Nang tuluyan ko malanghap ang kanyang balat, ay bumigay na ako. May kung ano sa akin, sa loob kong sumabog. Yakap ang mga tuhod, ngunit nakasandig ang buong panimbang sa kanya. Saglit niyang hinayaan akong humagulgol. Okay ka lang? Anong nangyari? Tanong ni Ara maya-maya nang ang malalakas kong pag-iyak ay umina. Alam kong may sapantahan na siya ngunit nais niyang sa bibig ko magmula ang lahat. Akala ko talaga mapapatay ko yung bata. Kapatid pa siya ni Ben. Kasusuklaman niya ako kung nagkataon. Huling nasabi ko, matapos ilahad ang lahat. Naramdaman ko ang mahinang paghagod ng isa niyang palad sa aking balikat. Hindi ko alam kung gumamit ba siya ng isang kakayahan sapagkat gumaan ang bigat sa aking dibdib. Nakahinga ako ng maluwag. Sabina, gusto mong umuwi sa Santa Cruz? Sa bahay namin? Basag niya sa katahimikang dumaan. Makakapag-isip ka ron. Sa ngayon, yun lang ang naiisip kong paraan upang gumaan ang pakiramdam mo. Aniya pa nang hindi ako sumagot. Sa totoo lang, wala na akong naiisip na ibang hakbang pa o anong susunod na gagawin. Hindi ako makauuwi pa sa apartment. Hindi ko ata kayang nasa isang lugar muna kami ni Ben. Hindi ko gustong malaman agad ang kanyang reaksyon sa kababalaghang nasaksihan niya. Tungkol sa pagkatao ko, ang totoo na ayaw kong aminin ng tuwiran. Natatakot akong husgan niya. Makarinig ng mga salitang alam kong posible niyang masabi. Parang hindi ko yata kaya. Lalo pa ngayon, may malaking pitak na siyang ginawa sa aking puso. Mariing napapikit ako at napasabunot sa buhok sa desperasyong nararamdaman. Sabina, agaw ni Ara sa mga isipin ko. Nagtaas ako ng paningin at tumitig sa tsokolating mga mata ni Ara. Bagamat hindi nanunulas sa mga labi, basa ko sa mga mata niya ang simpatsya. At roon pa lang, ramdam ko na nasasaktan rin siya sa pinagdaraanan ko. Alam ko naman na may hinaharap rin siyang problema ngunit heto siya. Dumating sa sandaling kailangan ko. Napapikit ako ng sinapo ni Ara ang bawat kong pisngi. May kuno siyang ginawa na tila ako napayapa. Pinalis ng isang hintuturuang luhang naglandas. Tahan na. Magiging maayos rin ang lahat. Sa ngayon, hanggat hindi pa, umuwi ka muna sa amin. Mabait ang mga magulang ko. Kilala mo na si Lola, di ba? Malambing yung wika sa akin na kinatango ko. Siguro nga mas mainam ang paglayo. Mas makakapag-isip ako. Nagtaas ako ng paningin mula sa pagkakatitig sa kawalan ng isang sasakyan ng wimpil sa aking harapan. Bumukas ang pinto na kinatayo ko sa pagkakaupo sa gutter. Bumaba roon si Ara. Inabot ang isa kong kamay at ginaya ako papasok sa sasakyan. Naroon na sa loob si Ginger, nakaupo. Sa akin na pako ang bilugang mga mata. Inabot ko siya at niyakap. Siniksik ko ang sarili sa sulok.
Inaasahan ko magpupumigla siya sa mga bisig ko, ngunit hindi. Nanatili siyang tahimik, nakikiramdam. Pumikit ako. Tila ako hapong-hapo. Dadaling ka ng driver sa Santa Cruz. Naghihintay na roon si inay. Ani ara, nakinatangu ko lang. Isang mabining pag-aplos sa akin noo ang aking naramdaman. Hindi na ako nagmulat. Narinig ko pang umingit ng mahina si Ginger bago nagdilim ang lahat. Ramdam ko ang mahinang pagbunggo ni Ginger na malamig na ilong sa aking pisngi. Paulit-ulit, ginigising ako. Umaandar pa ang sasakyan ng pinili ko magmulat. Madilim pa ang daang aming tinatahak. Hindi pa ako nakakarating sa Santa Cruz bagamat nakatungtong na ako sa Antipolo. Isang beses, naisip ko na dumaan upang personal na makadaupang palad ang nanay ni Ara. Ngunit, nauunahan ako ng hiya. Isa pa, marami din akong iniisip at pinagkakaabalahan nun. Tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon. Huminto ang taxi na inarkila ni Ara at tiningnan ko sa rearview mirror ang driver. Sa daan lang ito nakatingin, tulala. Marahil ay hinipnotismo ni Ara upang hindi na magtanong o maging isipin ko pa. Isang kakayahan niyang malaking tulong sa ganitong mga pagkakataon. Akmang kakargayin ko na si Ginger upang umibes nang maulingan ko sa tabi niya ang isang malapad na pouch. Kulay itim. Kunutang noon na binuksan ko iyon. Ilang bugkos sa perang lilibuhin. Ilang personal ID at ang sarili kong cellphone ang laman. Nawala na sa isip ko ang telepono na hawak nung hinarap ko ang mga ordinaryo. Marahil nakita ni Ara sa pagkuha kay Ginger. Kumuha ako ng ilang pirasong perang papel at inilagay sa upuan bago tuluyang umibis ng sasakyan. Pagkasara ko ng pinto, ay agad ding umalis ang taxi. Wala sa sariling sinundan ko iyon ang tingin habang yakap si Ginger. Sabina. Otomatikong luminga ako nang marinig ko ang isang tinig na bagamat ngayon ko lang narinig ay tila hindi na iba sa akin. May init na hatid. Umihipang hanging may dala ng samyo ng rosas. Rosas na bagong bukadkad. Sumagap ako. Pinuno ko ang baga ng mabangong samyo at hinanap ang pinagmumula niyon. Mula sa malaking arko ng Santa Cruz, naroon nakatayo sa labas ang isang babaeng kasing taas ni Ara. Para silang magkapatid kung ipapalagay na 10 o 15 ang pagitan ng kanilang edad. Iisa ang kanilang wangis, pwera lang sa morenang balat at tuwid na buhok na pag-aari ni Aling Isay na pinamana ni Lola Caridad. Kung pagtatabi-tabihin si Lola Caridad, Aling Isay at Ara, makikita mo sa isang larawan ng tatlong henerasyon ng babaeng, bagamat iisa ang muka, ay may kanya-kanyang tadhana. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatayo at tuwid na nakatitig sa batang ginang. Ngunit nang umiti siya at nilahad ang mga bisig, ay nanlabo ang aking paningin. Hindi ko na malayang tumakbo ako o lumakad papalapit. Nauulingan ko na lang na nakakulong na ako sa mainit niyang bisig at nakasubsob sa kanyang dibdib. Humahakulkol. Nagsusumbong. Tila nakasumpong ng kakampi sa pagitan muli ng pag-iyak at paghikbi. Nilahad ko ang lahat. Tahimik lang siyang nakinig. Mayat maya ang paghagod ng mainit na palad sa akin likod. Sa hita ko, naramdaman ko si Ginger na kinikiskis ang katawan sa akin. Ilang mga manok ang halos mamaos na sa kakatilaok, ngunit pinili kong hindi muna magmulat ng mga mata. Dumagdag pa ang pamimigat ng mga talukap, hindi dahil sa antok, kundi sa pamamagasanhi ng pag-iyak ng walang tigil kagabi. Kinapa ko sa paligid ng kama si Ginger, ngunit hindi ko siya maapuhap, sakalang ako nagmulat ng tuluyan. Alam kong nasa silid ako ni Ara, ngunit naninibago pa rin ang aking paningin. Hindi ko na pagtuunan ng pansin ng silid kagabi nang dinala ko dito ni Aling Isay. Ang huling natatandaan ko, kinukumutan na niya ako at binubulungan ng ilang salitang nakakagaan ng loob. Yakap ang isang unan sa kaliwang kamay at hawak ni Aling Isay ng dalawang kamay niya ang isa. Pinikit ko ang mga mata.
Malambot ang katre ni Ara. Makapalang kutsyon upang hindi maramdaman ang kabuuan na gawa sa kawayan. Malapad rin. Kasya marahil ang dalawang tao, ngunit hindi pa rin sisikip ang sakop. May dalawang una na busog ang siyang kasiping ko kagabi at yakap ko rin upang hindi ko maramdaman ang pag-iisa. Asa na si Ginger? Bumangon ako at sumandal sa headboard. Hinatak ang kumot na isa sa tumulong upang hindi ako gaano lamigin. Natuon ang pansin ko sa kumot na halatang pasadya. Ang isang bahagi kasi na siyang pinakaibabaw ay pinagtagpitagping harapan ng lumang t-shirt. Tila nang hinayang sa magagandang print ng barong. Pinaglumaan at pinagsama-sama. Pinadaan ko ang mga daliri sa rubberized na mga prints. Iba't ibang disenyo. Ngunit lahat ay intact pa ang pagkakaprint. Marahil may sentimental value ang mga t-shirt na iyon kay Ara. Ang pinakailalim naman ay malambot na katsa, yung nakikita kong galing sa bakery na siyang nilalagyan ng arena. Wala sa sariling inamoy ko ang tela. Amoy fabric con. Binalot ko sa katawan ng kumot at ginala ang mata sa may kaluwagan na silid. Sa bandang paanan ng kama ilang hakbang, may malapad na lamesa at silya. Study table. Sa itaas sa bahagi ay may apat na palapag na lalagyan ng libro. Maayos na nakasalansan ng iba't ibang babasahin sa lapad at laki. Mahilig magbasa si Ara. Tumayo ako. Nilapitan ng mga librong nakasalansan. Hindi na ako nagtaka nang walang aligabok na nakuha ang daliri kong humawak sa isang aklat. Maraming pocketbooks na Tagalog sa unang bahagi at halos iisa ang author na nababasa ko, Helen Marys. Ang sumunog na palapag ay halo-halo na. Sweet Valley, Archie Comics, ilang English pocketbooks ngunit nangiibabaw naman sa hilera ang pangalan ni Francine Pascal. Ilang makakapal na diksyonary ang nasipat ko sa pangatlong hanay. At ilang mas makakapal na libro ng paghahalaman at mga klase ng puno, halamang gamot. Ilang maliliit na libreta ng tungkol sa bulaklak. May ilang horror suspense pa akong nasipat, ngunit lamang ang romance sa mga babasahin na abot ko ng tanaw. Hopeless romantic si Ara, hindi halata sa matapang niyang aura na lagi niyang pinapamalas. Natuon sa isang pinto sa sulok ng silid ang pansin ko, katabi ang may kalakihang aparador na gawa sa mahogany. Sa kanang bahagi, may bintana na halos isa at kalahating dipa ang laki na gawa sa kapis ang sliding door. May maliit na vanity mirror sa tabi ng kamang tinulugan ko kanina. Isang malaking kulay pulang baul naman na nakita ko sa isang sulok kung saan sa itaas ay may ilang sabitan ng bag. Napakalinis ng silid. Kahit matagal nang hindi nagagamit ng may-ari, halatang araw-araw nililinis. Marahil, paraan iyon ni Aling Isay upang hindi mamiss ng lubusan na nag-iisang anak. Ilang katok ang umagaw sa aking atensyon mula sa pag-oobserba sa silid ni Ara. Tinanong ako kung maaaring pumasok na sinagot ko ng oo. Ngunit sumungaw lang sa pintong bahagyang bukas ang mukha ni Aling Isay. Maaliwala sa mukha nitong tinanong ako kung nais kong sumabay sa kanila ng agahan. Napalunok ako. Ngunit umoo ako bilang pagsang-ayon. Sinabi niya maaari kong gamitin ng mga damit at ilang personal na gamit ni Ara. Binilin raw iyon ng huli kagabi pa. Hindi ko maiwasang mapangiti na maluwag. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Aling Isay na magpalit na ako ng damit at kung handa na ako ay hihintayin nila ako sa hapag bago sinara ang pinto. Itatanong ko sana kung nakita ba ni Aling Isay si Ginger ngunit nahiya naman akong humabol. Rinig ko rin kasi ang pagtakbo nito sa isang bahagi ng bahay. May niluluto yata. Bahagya akong kinabahan dahil unang beses ko rin makakaharap ang tatay ni Ara. Tulog na ito kagabi nang ako ay dumating. Inabot ko ang roba at tuwalyang nakapatong sa silya ng study table bago tumungo sa sariling banyo ni Ara, katabi ng may kalakihang aparador. Paglabas ko sa banyo, ay narinig ko sa labas ang tatay ni Ara na tinatawag si Aling Isay. Tinatanong ang isang palakol na hindi na makita, nais atang hasain. Sumagot naman si Aling Isay na si Ara raw ang nagtatago noon dahil paborito itong gamitin ng huli. Si Ara ata ang toka sa gawaing pagsisibak ng kahoy. Bakit hindi ako nagulat pa? Nakarinig ako ng mga pinggan na nilalapag sa lamesa.
Hindi naman tumigil ang tatay ni Ara sa paghalungkat sa kamalig, malapit sa aking silid na kinatutuluyan. Inabot ko ang cell at nagtipa ng mensahe. Sinend sa may-ari ng silid. Ilang minuto lang bago ko bitawan ang telepono, ay nagreply ang kudayo na nagyanggaw sa akin. Nasa ilalim ng kama. Matipid niyang reply. Kunutang noon na napasilip ako sa ilalim ng katre, at naroon nga ang palakol. Baka ayaw ipagalaw ni Aling Isay kaya nagpanggap na lang na hindi alam. Nagkibit ako ng balikat. Bakit ka naglalagay ng palakol sa ilalim ng kama mo? Hindi ko maiwasang i-reply sa kanya. Smiley face lang ang sinagot niya. Masyado akong maraming iniisip kaya kinipit ko na lang. Tuloy-tuloy ako sa aparador at kumuha ng tokong na pantalon, blouse na cotton at ilang panloob. Muli, isang reply ang pinadala niya. May pupuntahan raw siyang lugar na mahina ang signal, kaya hindi muna siya makakapag-reply. Magpapatay raw siya ng telepono. Kung nanaisin ko raw na mamasyal sa bayan at sakaling may nakadaupang palad ako na kilala siya, sabihin ko raw na malayo ko siyang kamag-anak, pinsan. At kung may personal na itatanong, mas maigi raw na sabihin ko may mahalaga siyang inaasikaso kasama si Lola Caridad sa probinsyang pinanggalingan ko rin. Na ako ay nagbabakasyon. Bahala na raw ako sa ibang impormasyong hahabiin. Agad kong naintindihan, hindi na rin iyon bago sa akin. Isa talaga sa makakasanayan pag aswang na ay ang pagsisinungaling. Nagreply ako ng copy. Sa kanila pag sa study table niya ang telepono, katabi ng pouch na dala kagabi, at lumabas ng kanyang silid. Good morning po. Bati ko sa mag-asawang padulong na sa mahabang lamesa na gawa sa kamagong, maging ang mga pares itong silya na binubuo ng anim din. Tinanguan ako ng tatay ni Ara at nginitian ang tipid ni Aling Isay. Payak ang kabuuan ng sala. Wala akong masyadong kalat o kasangkapan na nakikita bukod sa isang lumang cassette player, ilang piraso ng cassette tapes na katabi, 30 inches na TV na sa ibaba ng pinakamesang kinalalagyan nito ay may VCD player. Maayos rin nakasalansa ng ilang VCD na bala. Dalawang malalaking ventilador sa bawat panig. Sa tabi naman ng malapad na banggirahan, may malaking ref. Yun lang. Walang linya ng telepono, walang aircon, walang figurine o anumang kwadro o malalaking photo frame. Ngunit may maliit na altar na may munting Santo Niño sa loob akong napansin. Tanging malaking sofa na gawa sa kawayan. Isang maliit na center table na pares. At dalawang silya ang nasa gitna ng malawak na salas. May hanging sariwa ang pumapasok dahil bukas ang malaking bintana na dislide rin na gawa sa kapis ang pinakasaraduhan. Magkatapat ang pinto ng dalawang silid, ang inuukop ako at ang silid ng mag-asawa. Kamusta ang tulog mo? Tanong ni Aling Isay sa akin nang umupo na ako sa isang silyang tapat nila. Sasagot sana ako nang mahagip ng mata ko. Si Ginger na papasok ng pinto. Halatang galing sa panginginain dahil may naiwan pang daon sa gilid ng bibig nito. Tuloy-tuloy sa sofang kawayan na may una na nakalagay. Humiga at pumikit. Nailing ako. Kaninong halaman na naman kaya ang ginawa niyang salad bar? Pusa mo pala yan. Wika ni Mang Poldo na sa unang pagkakataon ay kinausap ako. Nahihiya ako na patango. Lalo nang gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi niya, na sinundan ng mahinang pagtawa ni Aling Isay. Kinalbo niya yung isang helera ng lechuga sa likod ng bahay. Ani Aling Isay, na lalong nagpabagsak ng mga balikat ko. Sorry po, papalitan ko po ng binhi. Garil kong wika sa mag-asawa. Nais ko matunaw sa kahiyan, ngunit wala na ako magagawa. Naisip ko na lang na ikulong si Ginger sa silid upang hindi na maulit pa ang panginginain niya sa mga tanim ni Lamang Poldo. Hayaan lang, maraming gulay dito. Magsasawa siya sa kangkong sa kabilang parte naman. Wika ni Aling Isay na kinataas ko ng paningin. Nakangiti pa rin ang ginang habang tinitimplahan ng kape si Mang Poldo na tumatangutang-ulang. Tanggap na nila ang kakatuwang alaga ko. Nagtama saglit ang mga mata namin ni Aling Isay. Kumisla pang tsokolating mga mata niya na tila ba may naisip na kakatuwa. Kabisado ko ang ganoong gawi. Nakikita ko yun kay Ara, pag natutuwa siya at pag nagbibitiw ng biro na once in a blue moon lang mangyari.
Kung sa personalidad, iisa ang pinagulmahan ni Ara. Lahat ata pinamana ni Aling Isay. Bukod lang sa alon-alon at makapal na buhok at maging maputing kompleksyon na kay Mang Poldo niya nakuha. Kumusta ang Ara namin doon? Hindi ba nagpapasaway? Umpisa ni Mang Poldo na dinadala sa labi ang tasang tangan. Napatingin ako saglit kay Aling Isay. Lihim itong kumindat at pinagpatuloy ang pagpapalaman ng isang malapad na pandesal na nilagay naman sa sarting plato ng kabiyak. Okay naman po siya roon. May inaasikaso sila ni Lola Caridad tukul ata sa lupa. Casual kong sagot. Mahal, hindi ata makakauwi ngayong buwan ng Ara natin. Tumawag siya kanina. Mukhang nag-uumpisa na atang rayumahin ng inay at si Ara ang laging inuutusan sa ilang bagay roon. Mahabang wika ng ginang naman. Muling tumango ang tatay ni Ara at kinagatan ng pandesal na nasa plato. Inabot ang dyaryo sa tabi ng plato at nagbasa. Tinuon ko ang mata sa sariling pinggan. Bantulot akong umabot ng tasa at sinalina ng mainit na tubig. Nagnakaw ng gatas habang iniisip kong gagalawin ko ba ang sinangag o pandesalan na kahain. Napasunod ako ng tingin sa plato ng sinangag nang gumalaw nang abutin ito ng gakandilang mga daliri ng ginang. Nagsandok ng para sa kanya. Pigil ang pagkunot ng noon na sumunod ako. Konting bahagi lang ang nilagay sa sariling pinggan. Nang naglagay siya ng pritong itlog at tapa, ay sinunod ko din. Uminom saglit ng gatas na hindi ko na inaksayahang lagyan ng asukal sapagkat magiging matabang rin iyon sa aking panlasa. Mula nang maging kudayin ako, lahat ng pagkain kinukonsumo ng normal na tao ay tumabang na. Marahil iba na rin kasi ang hinahanap ng panlasa. Nang sumubo si Aling Isay ay sumugal na ako kasi hodang may asin iyon o wala. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga ng lihim nang tuluyang manguya ang kanin na sinubo. Walang lasa ang pagkain, walang asin. May konting bawang akong nalalasahan ngunit wala naman iyong kaso. Maging ang tapa at itlog na aking tinikman ay walang alat akong nalasahan. Lihim akong sumulyap kay Aling Isay na muling kumindat. Kaya pala, may maliit na platito ng toyo at sili sapag para ata kay Mang Poldo kung matatabangan ito. Sabina, pagkatapos mo riyan, maaari ka na magpahinga. Wika ni Aling Isay mula sa loob ng bahay. Pinahid ko ng braso ang noong pawisan. Sinabing ayos lang naman bago tinuloy ang ginagawa. Halos mataas sa akin ang mga kahoy na aking nasibak. Ngayon ko lang ito nagawa sa buong buhay ko. Marahil kung tao pa ako sa mga sandaling ito, baka halos habulin ko ang aking hininga sa pagkapo. Ngunit hindi na ako mortal lang. Hindi na ako nakakaramdam basa-basa ng pagod. Isa pa, kailangan ko na may ginagawa upang malayo ang isip ko sa pag-iisip ng komplikasyon na naiwan ko sa inuupahan. Napatingin ako sa maasul na kalangitan, magtatanghali na at hindi man lang tumutunog ang telepono ko. Walang tawag, walang text galing kay Ben. Naintindihan kong nabigla siya at kailangan ko ring aminin sa sarili ko na maaaring ayaw na niya akong tanggapin. Sino bang hindi? Sinong lalaking nasa matinong pag-iisip ang tatanggap sa katipan na aswang? Masyadong napalalim ang pag-iisip ko. Napaigtad pa ako nang sumulpot si Ginger at kinaskas ang katawan sa aking isang binte. Hindi ko lang akalain na magiging ganon kaiksi ang lahat. Bahagya akong napalinga nang maulingan kong lumabas si Aling Isay at may kinakausap sa telepono. May bitbit itong basket na naglalaman marahil ang tanghalian ni Mang Poldo, ihahatid sa bukid. Mabilis kong tinapos ang ginagawa at niligpit ang mga ginamit at kahoy na nagkalat bago nilapitan ang nanay ni Ara na nakatayo sa tabi ng kawayang bakuran at may kinakausap. Nang tuluyan akong nakalapit ay saka lang nito binaba ang tawag. Aling Isay, gusto niyo ba ako na ang magdala niyan? Alok ko nang sa malayo ito tumingin. Siya nga? Si inay kasi ang tumawag, may pinapasilip sa akin sa bukanan ng teritoryo. Anito, nabahagyang napatingin sa basket na tangan. Ako na ho, ihatid lang naman ho. Hindi ba bandang timog? Tanong ko. Malawa kasi ang lupain nila na kinatangu niya. Maraming salamat. Pakisabi na rin may inaasikaso lang ako sa pugon at susunod rin sandali. Aniya pa, bago inabot sa akin ang basket. Sabina,
wika niya bago ako humakbang palayo. Nanay o, inay na lang ang itawag mo sa akin. Gayun din sana kay Poldo. Tatay na lang ang itawag mo sa kanya. Nakangiti niyang suwestiyon na bagi akong kinapatda. Tila nalunok ko ang dila. Wala akong masabi. Hindi ka na iba sa amin. Alam mo yan. Pahabol niya bago ako tuluyang tumalikod. Isang tipid na tango ang binigay ni Mang Poldo na makita akong papalapit. Tinali nito ang kalabaw sa isang puno ng mangga at lumapit sa akin habang binababa ko ang basket sa pasadyang lamesang gawa sa kawayan na may dalawang mahahabang bangko. Tinanong nito kung nasaan si Aling Isay na agad kong pinagtakpan. Susunod raw siya agad. May naasikaso lang ho. Baka raw nagugutom na kayo eh. Wika ko na pinipilit itago ang pagkailang. Tumangutang mo si Mang Poldo na hinaina na ang sarili matapos magpasalamat. Sige ho, babalik na ho ako sa bahay. Paalam ko na tumalikod na agad. Sabina. Tawag niya na kinatigil ko sa pagkakbang sandali. Tatay na lang ang itawag mo sa akin at huwag kang mahihiya rito. Hindi ka na iba. Aniya na bahagyang kinalingon ko bago tuluyang humakbang palayo. Habang binabagtas ko ng walang pagmamadali ang daan pa uwi, hindi ko maiwasang mag-isip. Marahil, nabanggita ni Aling Isay ang ilang kasinungalingan na paninindigan ko. Na ako ay isang ulilana na siyang tunay naman. Isang malayong kamag-anak, kababata at pinsan ni Ara tuwing lumuluwas siya sa aming probinsya kung saan lumaki at pinanganak si Lola Caridad. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Sa totoo lang, ang laki ng niluwag ng aking paghinga matapos kong maiiyak kay Aling Isay ang lahat kagabi. Nang matapos ako magkwento ay namayani ang nakakatulig na katahimikan. Marahil kinailangan rin talagang ibahagi upang tuluyan ko mabuksan ang aking loob sa kakikilala pa lang na nanay ni Ara. Nilahad niya ng mabilis ang ilang bagay tungkol sa nag-iisa niyang anak. Tila nanlaki ang ulo ko nang marinig ang panginig ng kanyang boses matapos mapakinggan na nangyari sa kuday na una kong nakilala. Hindi ko akalaing halos iisang palad ang aming pinagdaanan. Yun nga lang, marahil, mas mapait sa akin sapagkat ama ko ang siyang naging traidor at nagsuga sa akin sa dusa at pasakit. Isang realisasyon na hanggang ngayon, hindi ko pa rin halos makalimutan. Nagbigay ng pilat na hindi mabubura kailanman. Isa sa dahilan kung bakit pinili kong maging kudayon. Ang pagiging mahina ay isa sa umalipin sa akin noon. Kung nung una, ako ang kinulong ni Aling Isay sa maiinit niyang mga bisig, nangahas naman akong yakapin siya ng sumunod na ulit bilang pagdamay. At muli, nalusaw kami sa mga bisig ng isa't isa. Sinabi niyang kung tatanggapin ko, bukas ang kanilang tahanan sa akin bilang isang miyembro ng kanilang pamilya. Kunot noong napatigil ako sa paglalakad nang may mahinang samyo akong nalanghap. Mahina ngunit sapat upang ako ay sumingasing. Mahinang samyo ng presa. Tila ako sinuntok sa dibdib. Kasabay ng pag-ahon ng laway sa nakatikom kong bibig at pagkuyom ng mga palad ko ay ang pagregasa ng mga alaala ng gabing natuklasan ni Ben ang aking katauhan. Pinilig ko ang ulo. Hinamig ang isip. Hindi. Hindi na ako magpapaalipin sa samyong iyon. Huminga ako ng ilang ulit. Siniksik sa isipang walang magandang dulot ang katakawan. Inalala ko ang mukha ni Ben, ang dismaya sa kanyang mukha, ang galit niya kung sakaling bibigay ako sa tukso, ang mga paalala ni Ara. Lumunok ako ng ilang beses. Tumalim ang aking paningin at naging pula nang mas lalong tumapang ang samyo sa hangin na tila ba nanunukso pa. Ilang beses kong pinilig ang ulo. Halos bumauna ang mga kuko ko sa mga palad sa pagkakakuyom. Lalo kong pinatibay ang pundasyon ng katatagan. Hindi. Isa ka lang tukso. Hindi ikaw ang sisira sa akin. Tinuon ko sa ibang direksyon ng isip. Malamang naaamoy ito ni Aling Isay. Nasaan siya? Ano ba ito? Isang pagsubok?
Tatakbo pa sana ang isipan ko nang isang nagmamadaling yabag ng mga paa ang aking naulingan. Lumingon ako sa kaliwang parte ng kasakwalang, sakop pa rin ang lupa inilaara. Isang nakaitim na nilalang ang papalapit. Nakaumang ang isang kamao. Paatake sa akin. Bago pa dumapo ang kanyang kamaong pasalubong, ay agad ako nakaiwas. Natila inaasahan ang umaatake sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Nang isang puwersa ang bumaon sa aking sikmura. Malakas! Humagis ako sa ilang puno magkakatabi. Hindi maiwasang mapamura ng umahon ng buong dugo at lawi sa aking bibig. Pinili ko ang ulo upang hamigin ang sarili. Lalong tumapang ang samyo ng presa. Hinahati ang atensyon ko. Nakatayo ilang hakbang sa akin ang isang bulto ng katawang balot na balot. Walang sapin sa paa. Ngunit hindi ko mabasa sa lupa. Hindi sa kanya ang samyo ng presa. Sigurado ako. Ang dugong kumikiliti sa aking ilong ay halatang hindi sariwa. Parang matagal na naimbak sa isang lalagyan. Halos magbuhol ang kilay ko nang matitigan ang mukhang nakatakip at tanging mata lang na nasisilayan. Pula ang kulay ng mga mata. Nagbabaga. Babae. Base sa hubog ng balot na katawan. Ang alam ko may marka ng pagmamayari ang lupain na teritoryong ito. Alam ba ito ni Aling Isay? Mabilis akong tumindig nang naglakad palapit ang pangahas. Hinanda ang sarili. Tumigil ang pangahas ilang hakbang mula sa akin. Kiniling ang ulo at pinakatitigan ako. Isang gawing tila pamilyar sa akin. Minwesra ng kamay nitong lumapit ako at sumugod. Isang paanyaya. Nainsulto ako. Tuluyang ang nagdilim ang aking paningin. Tumakbo akong pasugod. Nakahanda ang kanang kamao. Hindi tuminag ang pangahas sa kinatatayuan. Ngunit, nang malapit na ako, ay nawala itong parang bula. Walang sumalo sa kamao kong umigkas. Muli ako napabugan ng dugong buo. Nang isang malakas na pwersa ang sumalpok muli sa aking sikmura. Sabay ng isang pagsago sa aking pisngi. Ilang puno muli ang sumalo sa akin. Inaasahan kong babagsak ako sa lupa ngunit may sumalo sa aking katawan. Hinawakan ako sa leeg. Inangat gamit ang isang kamay at sinandal sa punong kinahampasan ko. Sinubukan kong pumasag nang hindi na nakalapat ang mga paa ko sa lupa. Sino ang pangahas na ito? Yun yun, Sabina! Natatawang tudyo sa akin ang boses na kinalaki ng aking mga mata sapagkat sarili kong tinig ang aking narinig. Nakita ko naging itiman ang nagbabagang paningin nito, nanunudyo, nang iinsulto. Mabilis na kumilos ang isa kong kamay, hinatakantelang tumatabing sa kanyang muka na hindi niya pinigilan. Bumagsak ang mahaba at purong itim niyang buhok. Hindi ko maiwasang mapanganga. Sarili kong mukha ang tumititig pabalik sa akin. Sino ka? Halos maubo kong tanong, hirap pa sa pag-inda ng sikmurang nabugbog. Sa halip na sagutin ako, humigpit ang sakal nito sa aking leeg at tila manika akong initsa sa isang puno ng dapdap. Plakda akong lumagapak sa lupa. Umuubo habang bumabangon. Lampa! Hindi ka kudayon. Walang lampang kudayon. Insulto pa nito sa akin. Nag-init ang mga pisngi ko. Tumulay sa buo kong katawan at tumining sa kaliwang kamao ko. Isang singasingan lumabas sa aking bibig. Tumaas lang ang isang kilay ng babaeng kamukha ko. Ang pag-igkas na aking ginawa ay naging sapat upang makalapit ako sa babae ng isang iglap kahit limang hakbang pa ang aking layo sa kanya. Pinalipad ko ang kanang kamao na agad niyang napalis. Humawak sa aking braso at initsa ko palayo. Bumanda ako sa isang puno. Pinigil ko maigig sa pagtunog ng gulugod na tumama. Bago pa ako makahuma ay nasa harapan ko na ang babae. Hinahawakan muli ako sa leeg. Nananakal. Sumagap ako ng hangin. Dalawang kamay na humawak sa brasong iba ang lakas. Tila gawa sa bakal ang kanyang mga daliri. Numanga ako upang habulin ang hininga. Nanlabo ang aking paningin. Ngunit pinili ko ang ulo. Hinahamig ang sarili. Muli niya akong sinandal sa punong binandahan ko. Paulit-ulit akong inuntog. Iba ang lakas niya. Nang umangat ako muli sa ginawa niyang pagbuhat gamit ang isang kamay, sinubukan kong isipa ang isang paa sa kanyang sikmura. Nangunot ang noo ko. Tila walang epekto ito sa kanya. Sa halip, siya ay ngumisi pa. Sa nanlalabo kong paningin, naaninag ko pang inangat niya ang malayang kamay. Kumuyom. Alam kong sasago iyon sa mukha ko. Pinilit ko magpabigat upang mapaupo
na siyang naging dahilan upang sa puno tumama ang pagsuntok na dapat ay sa aking mukha dadapo. Sinamantala ko ang segundong iyon. Napalapit siya ng konti. Isang pagsurgo ang aking pinakawalan gamit ang kanan kong kamao. Tumama sa kanyang baba. Ininda niya. Tanda ng pag-angat ng kanyang mukha. Muli kong sinamantala. Isang pagsuntok sa tiyan ang ginawa ko gamit ang kaliwang kamao. Naramdaman ko ang matikas na kalamnan sa unang pagsuntok na sinundan ko agad. Ngunit, hindi ko inasahan ang matikas na kalamnan ay tila lumambot. Bumaon pa ang kamao ko dahilan upang lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking leeg at tuluyan ako mabitawan. Napaatras ang babae, sapo ang bandang gilid ng sikmura. Gumuhit ang dugo na umalpas sa gilid ng kanyang labi. Kinakunot ko ng noo ang pagngiti niya. Buang hata ang babaeng ito. Nasaktan na nakukuha pang umiti. Tumakbo ako palapit. Handa na ang kanang kamao ngunit pinalis niya. Sinunod ko ang kaliwang kamao. Muli niyang pinalis. Pailalim na umabot ang kanang kamay ko. Hinablot ang malaking bahagi ng nakaladlad niyang buhok. Palapit na sinalubungan ko ng pag-untog ng noo sa mukha. Dalawang kamay niya akong tinulak palayo. Tila humina ang kanyang puwersa. Ilang hakbang lang ang inatras ko. Nakita kong bahagya siyang humingal. Dalawang kamay niyang sinapu ang sikmurang napuruhan ko ng dalawang beses. Pasugod na ako muli. Ngunit tumawa ito na kinatigil ko. Tangin na ang lakas noon, Sabina. Natatawa nitong wika sa pagitan ng pagniwi at pagngiti. Nagbago ang boses nito. Naging... Nay, tama na yan. Napalingon ako kay Aling Isay na lumabas mula kung saan. Nangilipat ko ang mata sa babaeng hawig ko. Si Lola Caridad na ang naroroon. Nakangisi, ngunit sapu ang sikmura. Nahiiling na napasabunot ako sa buhok at unti-unting napaupo sa lupa. Napuruhan sa mga pinsalang natamo. May kakayahan kayong gumaya ng wangis? Napapantasik ko ang wika ko habang dalawang kamay na dinarama ang mainit na tasang may lamang sa labat. May pinainom sa akin si Nanay Isay na himalang nagpawala ng pananakit ng aking katawan gawa ng maiksi naming paghaharap ng matanda. Nang hindi sumagot si Lola Caridad ay tinuon ko ang mata sa kanya na nakaupo sa sofang kawayan. Nakapikit ito. Bahagyang hinahagod ni Aling Isay ang sikmura ng matanda. Pasensya na ho. Hinging paumanhin ko na kinailing ni Lola Caridad. Sinabing wag ako mag-alala. Maya-maya na iigi na ho kayo. Ang kulit nyo rin ho kasi. Kastigo ni Aling Isay sa napangiting matanda. Kakaiba siya, Isay. Parang nadurog ang laman ko nang tumama ang suntok niya. Saglit naman head at kumirot. At ang pagkirot, gumagapang. Anito pa, nakinakunot ko ng noo. Parang natutuwa pa siya. Naalala ko ang sinabi ni Ara na susubukan raw ni Lola Caridad ang pandepensang kakayahan na aking natamo. Ito na nga ata yon. Hindi ko maiwasang mapangiti. Kakaiba si Lola Caridad. Tila bata mag-isip minsan. May ininom na pulang likido sa tasang babasagin si Lola na bigay naman ni Aling Isay. Katulad ng iniinom ko kanina. Saglit lang, tumindig ito sa pagkakaupo sa sofa at humatak ng upuan sa tabi ko. Maaliwalas ang mukhang tinanggap ang isang basong may salabat na inabot ni Aling Isay at humarap sa akin. Welcome home! Nakangiti nitong sabi. Bago, ginulugulo ang buhok ko. Hindi ako umiwas. May kakaiba sa ginawa niya na tila lalong nagpagaan ang aking pakiramdam. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Bukas bago magdapit hapon, gigimik tayo ha. Magdala ka ng ekstrang damit. Yung pang dance club. Anito, nakumindat sa akin. Natatawang tumangu ako. Nay. Tila saway ng anak nito. Ibabalik ko siya ng buo, wag kang ano dyan. Magbabanding lang kami ng bago kong apo. Wika nito na muling hinimas ang ulo ko. Tila ko kinilig na hindi ko mawari. Gusto ko ang pakiramdam na ito. Parang tila ba ako sinilang muli at biniyayaan ng bagong pamilya. Saglit kong sinulyapan si Aling Isay na may kinukuhang kung ano sa malawak niyang kusina at muling tinapon ang mata sa nanay niyang tila. Isip bata, ngunit hindi mahirap mahalin.
Hindi mapapalitan ng kahit sino gaano pa kabait ang lugar ni Ina sa aking puso. Siya at siya pa rin ang pipiliin ko kung sakaling ipapanganak ako muli. Ngunit aaminin kong kahit sino, hindi lalambot sa init ang pagmamahal na kayang ihandog ni Aling Isay at Lola Caridad. Muling humili ng isang tasang salabat si Lola Caridad na agad dinulutan ng anak nito. Pagkatapos i-refill ang tasang hawak ng matanda, bumalik si Aling Isay sa banggarahan at isa-isang inabot ang nakaipit na lechuga sa maiksing sampayan. Inipon at pinirapiraso bago nilagay sa isang lalagyan ng malukong at tinawag si Ginger. Hindi yun yung tipong pagtawag sa hayop o ano paman. Tinawag niya talaga sa pangalan ng isang beses na tila ba bata ang nais niyang palapitin. Bumukas ang pinto ni Ara at lumabas roon ang alaga kong pupungas-pungas. Bagong gising, hindi astang bisita. Katulad ng ginawa niya sa akin at inakto nung unang beses ko siyang pinagbuksan ng pinto. Taas na itong nagmarcha papalapit sa amin na anim babae pag-aari niya ang lugar. Ibang-iba sa pagiging concern niya nung nakaraang gabi. Tumungo sa sofang pinanggalingan ni Lola Caridad at umupo. Hinintay na ilapag ang salad niyang bitbit ni Aling Isay. Saglit inamoy ang gulay at kumain. At home na at home. Daig pa ako. Maraming salamat po, Aling Isay. Wika ko sa ginang na pabalik sa hapag na kinadudulungan namin. Tumingin siya sa akin ng matagal. Bahagyang tumaas ang isang kilay. Uminit ang bawat kong pisngi at punong tenga. Salamat po, Nanay Isay. Garil kong wika na kinangiti niya ng matamis. Lumipat ang mata ko kay Lola Caridad na humigop ng salabat. Kapwa nagniningning ang kanila mga balintataw na kulay tsokolate. Aaminin kong durug ang puso ko ngayon. Hindi ko alam kung anong meron bukas. Ngunit malaking tulong ang mainit na pagtanggap sa akin ng pamilya ni Ara upang maibsan ang problema ang aking daladala. Inako ko ang paghatid sa ilang inaning gulay at itlog na sriwa sa 3 pwesto sa palengke na siyang nirarasyonan ni Aling Isay 3 beses sa 1 linggo. Hindi naman siya tumanggi, marahil naisip niyang paraan ko yun ang pakikisama at paglabas-labas na rin upang mapamilyar sa teritoryo. Sinamahan ako ni Lola Caridad sa mismong palengke. Hinatid lang at tinuro ang mga tindahan na rarasyonan ko. Tapos ay nagpaalam na may susundan daw siyang pagkain. Tumango na lang ako. Kalatang sa miyong iniiwan ang katawan ni Lola Caridad sa paligid. Sa bagay, teritoryo nila ito. Lalo na sa bandang Padilla kung saan nakatira si Nanay Isay. Dahil hindi ko pa naiikot ang lugar, pinili ko maglakad-lakad. Busog pa naman ako at walang balak mangaso tulad ng ginagawa ni Lola Caridad. Ngunit, bakit hindi? Nagtaksa ko kay Nanay Isay na baka mangaso ako. Huwag na akong hintayin. Nakarating ako sa isang panig ng plaza kung saan may malaking stage at ginagawang tambayan at laruan ng mga batang panayang hagaran. Hindi pa ako nakakarating sa lugar na ito ng bayan. Bahagya ako napasilip ng malanghap ang samyo ni Lola Caridad paikot sa plaza na parabang saglit siyang huminto dito at may pinanood. Isang gawing hindi normal sa kudayon, lalo kung daraan lang. May isang pwesto siyang hinimpilan ng matagal. Tumungo ako roon. Lumingali nga. Maraming tao sa paligid. May mga nagpa-practice ng sayaw. Mga dancers. Nakasulat sa itim nilang t-shirt ang pangalan marahil ng kanilang grupo. Attractive colors. Sa ilang bench may magnobyo magkakatabi, hindi ko maiwasang mapaingos. Maraming tindahan. Malaki at maliit na pwestong naghahandog ng minatamis, suman, kasoy. Hanggang isang samyo ang umagaw sa aking pansin. Bahagyang nangiibabaw sa mga samyong nalalangap ko sa paligid. Amoy ng nilulutong tinapay. Nangiibabaw ang tamis ng banilya. Sinuyod ko ang paligid at isang bakery na mahaba ang pila ang aking nasumpungan. Mabilis ang galaw ng 2 babaeng nagbebenta ng tinapay.
bahagyang umuusok pa halatang bagong hango sa pugon. Marahil, isa iyon sa nagpapabango ng tinapay sa kahoy niluluto. Muli kong nalang habang sumiyon ang kudayon ba naroon. Anong meron sa bakery? Nakuryoso. Lumapit ako. May ilang dalagitang nakasalubong ko pa na kumakagat ng tinapay na kasing laki ata ng baho at may palamang krema na pinanggagalingan ng banilyang samyo. Nakipila rin ako. Belinda! Sigaw ng mistisong lalaki na may dalang tray ng tinapay mula sa loob ng pinakakusina sa pila ko nakatingin. May matang tumatawa at labing malarosas. Mula sa pilang kinaroroonan ko, isang babae ang tingin kong kaedad niya ang umalis. Tuloy-tuloy ito sa pinaka-counter at nakipagkamustahan sa lalaki. Kailan ka pa dumating? Tanong ng lalaking may tumatawang mata. Sinagot siya ng babae na kahapon lang, galing Maynila, may tinapos na kontrata. Hindi ko maialis ang atensyon ko sa usapan ng dalawa. Hindi dahil sa paksa ng usapan nilang hindi naman interesante. Hindi ko mailipat sa ibang bagay ang pansin ko, sapagkat nalalanghap ko sa lalaki ang samyo ni Lola Caridad. Natila ba nag-usap ang dalawa saglit at hinawakan ni Lola ang pisngi nito? Hindi ko alam kung para saan iyon. Alam kong nagmamarka ang kudayon ngunit walang guhit sa liag ang lalaki. Ngunit bakit parang may kung ano sa binatang ito na tila kailangan pang saglitin o kausapin ni Lola Caridad? Pupunta ako kay Laara mamaya. Anong babae na kinakiling ko ng ulo? Tuluyang nakuha nila ang bukong atensyon. Gumuhit sa mukha ng mistisong lalaki ang pagkairita. Bago sumagot, hindi pa siya umuwi. Kinalimutan na ata niya tayo. May hinampong wika pa nito. Bahagyang nagsalubong ang kilay habang nagsasalansan ng tinapay sa showcase. Nagkipit ang kausap nito. Hindi ko alam pero may magandang paliwanag yun pag uwi. Ang sabi ni Tita Isay, nagkasakit daw si Lola Caridad at si Ara ang nag-aasikaso. May bukid din ata sila sa Sarangani eh. Mahabang wika naman ang babae habang may hinampu rin. Nagdugtong-dugtong ang lahat. Naalala ko ang minsang bili ni Ara. Hindi talaga may iiwasan na may makadaupang palad ako na kilala niya ng personal. Hindi nila alam ang totoo at hindi nila maaaring malaman. Hindi naman kailangan. Masyadong komplikado ang aming mundo. Muling tinuon ko ang mata sa lalaking may matang tumatawa. Kung ganun, ito marahil ang lalaking nakapagpaamo sa mailap na si Ara. Si Sean. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ilang tinapay ang tinuro ko sa tindera nang ako na ang inaasikaso. Nagbayad at hindi maiwasang sumali sa usapan ng dalawa nang mapalapit na sa kanila. Makikisabat sa inyo, pero hindi ko maiwasang hindi makisali. Kilala ko si Ara. Pinsan niya ako. Wala siya sa bahay nila ngayon. Naiwan pa siya sa probinsya namin. Nagbabakasyon ako ngayon sa kanila, kaya alam ko. Mahaba kong singit sa dalawang sa akin na tuon ng paningin. Pinsan? Dismayadong tanong ng babaeng Belinda ang pangalan. Tumango ako. Matali kami magkaibigan, sagot ko pa. Miss, baka mali ka ng deklara. Kung matali kayo magkaibigan, bakit hindi kita kilala? Hindi pa kami nakakalakad sa lupa. BFF na kami ni Ara. At ngayon na kita nakita. Sino ka nga ulit? Napahalukip-kip nitong sagot. Sabi na, tugon ko. Nagbabakasyon ka dito. Anito pa. Tumango ako. Nagbabakasyon ka dito? Bakit? Tulad rin ba ng pinsan mo? May tinatakasan kang relasyon na hindi matapos ng maayos? Natural ba sa inyo yan? Wika naman ng lalaking bahagyang namula ang pisngi at mga tenga. Tumapang matamis itong samyo na dumiretso agad sa aking ilong. Lihim akong napalunok. Matamis sa samyo ng mansanas na nahahaluan ng samyo ni Lola Caridad. Napaisip ako saglit. Kung niisip nilang may sakit si Lola at ang akala ay magkasama sila ni Ara, marahil hindi nagpakita si Lola sa binatang ito. Hindi kaya nagpanggap sa ibang wangis ang matanda upang makausap lang ang binata? Para saan naman? Nakikibalita? Maaari. Para kay Ara. Tinapon ko ang mata sa lalaking sa akin pa rin nakatingin. Hindi ito basta-bastang lalaki kung ganoon. Mahalaga ito kay Ara.
para sadyain pa ni Lola Caridad. Naisip ko rin na baka double purpose ang ginawang pagsadya na pagmamarka ng matanda sa binatang ito. Babala sa akin na off-limits ang lalaking ito upang ipanglaman si Chan. Maaari. Nang sabay yung malukip-kip ang dalawa, ay bahagyang tumaas ang kilay ko. Saglit pinagsisihan ang pagsabat sa usapan ng may usapan. Teka, bakit parang ako ang nasalya sa alanganin? Ano sakit ni Lola Caridad? Bakit wala siyang cellphone? Bakit di siya makapag-update sa amin? May email naman ah. Alam niya ang Yahoo Messenger ko. Anong meron at hindi siya makapagsabi ng dahilan niya? Sunod-sunod na wika ni Belinda na tuloy ang pinagsisihan ko. Pagkatapos ang nangyari kay Mang Poldo, na-stroke si Lola Caridad, ditaw ko, na bahagyang nagpalusaw sa tensyon na bumalot sa aming tatlo. Nagpalitan ng makahulog ang sulya pang dalawa. Tila ba nagsisi ng bahagya sa may karahasan nilang pagsurot sa akin. Hindi rin kami nagkakausap ni Ara. Wala rin maayos sa signal sa lugar nila. Lumuwas na rin ako nung dumating sila. Hindi rin kami nag-abot. Paliwanag ko pa. Isang mahina ngunit sumusukong puntong hininga ang pinakawalan ng mistisong lalaki bago tumalikod. Kumuha ng supot na papel, nilagyan ng ilang pirasong tinapay at inabot kay Belinda na wala sa loob na tinanggap naman. Kapwa lumipad ang isip sa ibang bagay. Sinamantala ko iyon upang tumalilis. Isang eskinitang malayo sa palengke ang narating ng aking mga paa. Hindi ko na namalayan. Naging abala ang isip ko sa ilang bagay. Kahit na nang iniabot ko sa isang pulubi ang binili kong tinapay, ay hindi na ako nag-aksay ang lingunin ng pulubi nang tinawag ako nito at sinabing God bless you. Sinakop ng ilang isipin at senaryo ang aking kamalayan. Madali lang sa isang katulad ko na ulila ang maging isang kudayon, ang magpalit ng katauhan. Walang pamilyang maiiwan, walang mga tao o komplikasyon na maaari kong balihin kung sakasakali. Iba ang sitwasyon namin ni Ben. Nakilala ko siya na isa na akong alagad ng dilim. Ngunit paano kung sa ibang sitwasyon ako nalagay? Paano kung isa ako sa mga taong nasa maling sitwasyon at maling pagkakataon? Magbibente uno na ako. Marahil kung hindi naging demonyo ang aking ama, nag-aaral pa rin ako ng kolehiyo. O baka nagtatrabaho rin. Posible. Agad kinuhit ng utak ko ang isang tagpo. Ako na isang tao, papauwi niya sa katulad ng iskinitang may kadiliman na aking binabagtas ngayon. Nakita ko ang sarili ko naglalakad, pagod at nais ng umuwi agad, kumain, magpahinga, kasabay na nagmamadaling mga binti ko sa paghakbang upang makauwi. Ang mahihinang yapak na nililikha ng isang pares ng talampakan na walang sapin. Ako ang puntirya. Pinikit ko ang mga mata. Si Ara ang nakita ko sa nakasarang talukap. Nagbabaga ang paningin. Naglalaway sa samyong nilalabas ng pawis ko sa batok at sentido. Napakabilis lang mangyayari ng lahat. Mabubura ako sa mundo. Hindi na ako susulpot sa pintuan kung saan naghihintay si ina na may nilutong paborito kong ulam. Ipapahanap ako sigurado nun. Ngunit base sa aking karanasan, nihibla ng buhok ko ay wala silang matatagpuan. Ganoon kalinis mga aso ang kudayon. O di naman kaya, paano kung gawin ako ni Arang katulad niya? Paano pa ako babalik sa aking pamilya? Paano ko sasabihin kay ina na hindi na ang kanyang niluto ang nais kong ilaman sa tiyan? Paano ko paglalabanan ng samyo niyang nagtutulak sa akin na siya ay patayin? Paano ko tatakpan ng kalam ang pagnanais na pumatay? Paano ko ipapaliwanag? Hindi. Kung sakaling naging aswang ako at may pamilyang uuwian, hindi ko pipiliin na magpakita pa. Katulad ng unang kakalabasan, mawawala rin ako. Mamatamisin ko pang isipin nilang ako ay patay na. Mas madali ang ganon. Tutal naman, parang namatay na rin naman ako, sapagkat hindi na ako ang dating Sabina. Nagkasimpatya ako bigla sa mga nayayanggaw. Paano nila hinaharap ang ganong sitwasyon? Ang magising kinabukasan na hindi na normal ang lahat, lalo na ang mga may anak na, yung mga bata pa at musmos.
Paano mo gagabayan sa malayo ang pamilya mong hindi mo kayang iwan? Masaklap pa iyon sa kamatayan kung sakali. May mas sasakit pa ba sa tagpong hindi mahawakan o malapitan ng isang mapagmahal na ina ang kanyang anak dahil nangangamba siyang baka mapatay niya lang ito at kainin? Pinilig ko ng marahas ang ulo. Binura ang imahe at tagpong nananahan sandali sa aking kamalayan. Nasumpungan ko ang sarili na nakatayo sa isang madilim na sulok ng isang maliit na groserya. Sarado na ang tindahan. Papadilim na rin pala. Ganoon ba ako sinakop ng sandaling mga tagpo? Napatingala ako sa nagkukulay kahil ng langit. May usapan nga pala kami ni Lola Caridad. Pakabang na ako pabalik sa bayan nang isang grupo na nagtatawa ng lalaki ang naulingan ko. Umihip ang maalinsangang hangin. Iba't ibang samyo ng hinog ng mga prutas ang aking nahagip. May kasamang samyo ng asupre. Matatapang. Muli akong sumagap ng hangin dala ang kanilang samyo. Pinuno ko ang baga. Nagising ang halimaw sa aking sigmura. Dinukot ko mula sa bulsa ang nakarolyong perang papel. Tinanggal ko ang gomang nakapalupot roon. Binilang sa mga palad. Bayad iyon ng mga taong nirasyonan ko kanina, pera ni Nanay Isay. Nang maulingan kong paparating na ang apat na lalaki nag-uusap ng may kalakasan at nagtatawanan kahit walang nakakatawa sa pinag-uusapan, ay nagkunwari akong nagbibilang ng salpe. Lumabas ako sa madilim na sulok na aking kinukublihan at dire-diretsyong naglakad. Pasalubong sa kanila. Ang tawanan ay natigil nang makita nila ako. Umakto akong nagtaas ang paningin at kunwari ay nagulat sa apat na lalaking ilang hakbang na lang ang layo sa akin. Nilamukos ko ang binibilang kunwaring papel at nagmamadaling binulsa bago patay mali siya na tumalikod at pabalik sa daan ng pinanggalingan. Miss. Tawag ng isa. Hindi ako lumingon. Binilisan ang paghakbang kunwari. Sumuot sa isa pang eskinita na walang ilaw. Ramdam ko ang pagsunod nila. Hindi ko maiwasang mapangiti. Kilala ko ang dalawa sa apat na lalaki. May marka silang itim na guhit sa leeg. Marka ko. Ang dalawang adik na nawala na halos sa aking isipan sa dami ng mga nangyari sa akin at naganap noong nakaraan. Kung siniswerte ka nga naman. Lumingon ako sa kanila. Nakangisi ang mga gago. Sa akin nakatingin. Sumusunod. Kumagat sa paing ko. Hindi ko na kailangan pang tingnan. Ngunit sigurado akong ang itim na guhit sa leeg ng dalawang aking namarkahan ay nagkulay pula na. Tamang-tama. Ang susunod na kalsada na tatahakin ko ay magkakatabing sementeryo.